pagkatapos po naming magpakasal, unang-una po naming naging pangarap ay magkaroon po ng anak. Kung magkataon man po na ako po ay magdalang tao agad, inisip po namin na mag-work from home na lang po ako. And then after a month, natatandaan ko po noon, July 1, supposedly is papunta po ako sa isa na namang interview. So pagising ko po, nung pinipilit ko pong bumangon on my own, sobrang sakit po. Tapos naramdaman ko yung sharp pain sa dibdib ko tuwing hihinga ko. Kaya sabi ko noon, parang hindi muna ako makakapunta doon po sa interview para magpa-check up na po. Nakarating ako dito sa Singapore is November 2015. So, from 2015 to 2022, it's almost 7 years na po. Pero nagkaroon po ng patlang dahil nung ikinasal po ako, nag-decision po ako na bumalik na sa Pilipinas, and that is the year of 2018. Nag-resign po ako sa trabaho ko sa Singapore. And then, kami po ay ikinasal noon pong April 20, 2018 po sa lokal po ng Capitol, distrito po ng Quezon City. Nung kasal ko po, napakasaya ko po kasi para sa akin po, yung kasal po kasi is napakalaking bahagi ng buhay ko at napakahalagang okasyon. And then after 1 month po, nagsimula na po akong mag-submit ng mga applications po sa target companies ko po. Nagkataon po sa atin sa Pilipinas, karamihan po ng mga architectural companies na sa Makati po. Nung time na yon, kami po ay nakatira sa Rosario, Cavite. So, ang ginagawa ko po noon kapag may interview, bago po mag-alas 4 ng umaga, gising na po ako. Tapos, ang biyahe ko po is 3 hours. Doon po sa 3 hours na yon, mas madalas po, nakatayo po ako sa bus. So, sobrang nanibago po ako sa biyahe. Kasi, kumpara po sa Singapore, napakaalwan po ng public transportation. After a month nang nagpapabalik-balik po ako sa Rosario, Cavite to Makati, natatandaan ko po noon, July 1, supposedly is papunta po ako sa isa na namang interview. So pagising ko po, nung pinipilit ko pong bumangon on my own, sobrang sakit po. Tapos naramdaman ko yung sharp pain sa dibdib ko tuwing hihinga ko. So, kinabahan na po ako nung time na yon kasi first time ko pong maranasan yung ganong sakit. Akala ko may sakit po ako sa puso. Pero ang ipinagtataka ko po is hindi po ako makatayo and nahihirapan po akong gumalaw. Kaya sabi ko noon, parang hindi muna ako makakapunta doon po sa interview. So, nung same day po na yun, ako po ay sinamahan ng aking in-laws sa hospital para magpa-check up na po. Sinabi po ng doctor na kailangan pong i-check yung likod ko. Kaya nagpa-x-ray po ako, and then July 7, nakita po namin yung result ng x-ray. Instead na diretso po yung spine ko, meron po siyang deviation rightward. If left untreated, maaari po ako mag-undergo ng iba't ibang surgery. It could be lagyan po ng brace yung spine ko po para mapantay po ito, para makapagpatuloy po ako sa normal na paraan ng aking paggalaw. Nagkaroon po ako ng takot nung nagkaroon po ako ng scoliosis kasi
inisip ko po kung kakayanin ko ba na magkaroon ng anak. Kasi pinaalala rin po ng doktor, dahil nga po may scoliosis ako, mahina po yung balance ng backbone ko. So, bawal na bawal po na magbuhat ng mabigat. Kaya, labis po yung pangamba ko rin na baka yung pinaka-pangarap ko, baka yun pa yung hindi maipagkaloob sa amin dahil nga dito sa sakit na ito. Nung unang araw po na sumakit yung likod ko, after that day is araw po ng pagsamba. Kaya takot na takot po ako na hindi ako makalakad at baka hindi ako makasamba. Kasi para po sa akin, pagsamba po ang pinakamahalagang aktibidad sa ating buhay. Kaya ang naisip ko po noon talaga is manalangin kaming mag-asawa. Alam nyo, mga kapatid, hindi mahirap magtagumpay. Hindi mahirap umunlad ang isang iglesia ni Kristo. Bakit? May Diyos tayo. Lagi siyang nariyan para pangalagaan tayo. Lagi niya tayong tutulungan, di niya tayo pababayaan. Pero meron siyang kondisyon. Ano kondisyon niya? Gawin natin yung nakalulugod. At ang isa sa nakalulugod, sundin natin yung kanyang mga kautusan. Talimahin natin, gawin natin ang ating pagsisikap na yung kanyang mga kalooban, maisakatuparan natin. Kasi pagka ginawa natin yan, parang si Ezekias nagtagumpay. Parang si Ezekias umunlad. Parang wala siyang naging problemang nakaharap sa kanyang buhay sapagkat tinulungan siya, hindi sa pinabayaan ng ating Panginoong Diyos. E isipin ninyo, pagka ang Diyos ang nalugod sa atin, wala talaga tayong magiging problema. Kaya ang kauna-unahan dyan, sumunod tayo. Ang isa sa dapat nating sundin, itong ating isinasagawang pagsamba, huwag natin itong pababayaan. Para nang sa ganun, patuloy na malugod ang ating Panginoong Diyos sa atin. Nung time po na yon na kahit sobrang sakit po ng likod ko, nagsumika po kami na makapunta sa lokal. Kasi para po sa akin, hinding-hindi ko kaya na malampasan tong sakit na nararamdaman ko. Kung madadagdagan pa ng habis ng puso ko na hindi ako makakasamba. Kasi alam ko, sa pagsamba ko, matatanggap yung comfort po na nanggagaling sa Ama. Supposedly, magpa-first day at work na po ako. Pero dahil nga po may scoliosis, hindi ko po kinayang bumiyahe. And then, nung pinaliwanag po sa akin ng doktor kung ano pa yung nagtitrigger sa scoliosis dahil dun po sa naranasan kong strain sa biyahe mula po sa Cavite to Makati. Napag-usapan po namin ng asawa ko, naisip namin kung kaya pa ba namin ma-fulfill yung mga plano namin. Hindi lang sa panahong mayroong kapahamakan, mayroong kalamidad, mayroong mga kaguluhan, mayroong pagsubok. Kahit na para harapin natin yung lahat ng mga bagay na dapat nating maiwasan na sisira sa ating pananampalataya, tutulungan tayo ng ating Panginoong Diyos. Pagka pinayagan yung tulungan kayo ng Diyos, makababawi kayo doon sa inyong kinasadlakang hindi magandang kalagayan. Nahulog sa pagkakasala, magagawa ninyong makasunod muli at maitaguyod ang pagsunod na yon. Sapagkat Diyos mismo ang tutulong sa atin para natin hangarin at may sa katuparan matupad ang kanyang kalooban sa atin. Kaya hindi mahirap yung magbagong buhay. Ang gawin lang natin, tanggapin natin yung tulong ng ating Panginoong Diyos. Payagan natin, tulungan niya tayo para nang sa ganun, magawa natin yung inaasahan niya sa atin at yung kaluguran na gusto nating matanggap mula sa kanya e atin pong matamo.
Kasi mga kapatid, gusto ng Diyos, maligtas tayo. Malapit na ang araw ng paghukom. Ngayon pa ba tayo papayag na madaig ng lahat ng ating masasagupa? Hindi na tayo makaiiwas sa lahat ng yan. Pero kung hindi man tayo makaiwas sa lahat ng yan, merong tutulong sa atin para makalampas tayo sa lahat ng yan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Gawin lang natin ang nakalulugod sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan. Yung nararamdaman ko pong sakit noon, halos hindi po ako makalakad. Pero dahil po sa pag-asa, sa pagpapalakas ng loob na natanggap ko po sa iglesia, sa mga pagsamba, sinikap ko pong ibangon yung sarili ko para gumaling. After po akong ma-diagnose ng scoliosis, it took 2 weeks para po sa physical therapy and then almost a month para po fully makarecover po ako. And then after months, after weeks of panata po, naramdaman ko po na nakaka-recover na ako. Kapag nagigising po ako, kapag babangon po ako, kaya ko na po. Hindi na po ako napapareklamo sa sarili ko na ang sakit, ang hirap bumangon, kailangan ko ng tulong. Ang nagpagaling po talaga sa akin ay ang Panginoong Diyos. Kinaya ko po ang sakit na scoliosis dahil sa tulong po ng Ama. And then nakumpara po namin kung ano ang magiging lifestyle namin sa Pilipinas, kung itutuloy po namin, or kung ano po ang magiging lifestyle namin kung babalik po ako sa Singapore at kung makakasunod po ang asawa ko na magtrabaho po doon. At dahil sa pagpapanata, thankfully po, yun po yung exactly na nangyari. Nakabalik po ako sa Singapore November 2018. And then, gladly po, nakasunod po ang asawa ko December 2018. After po ng first wedding anniversary namin, nabuntis po ako. And nung nagkaanak po kami, bagamat meron pong banta, hindi po ako inatake ng scoliosis. Napakasaya ko po dahil ngayon po housewife ako, hands-on po akong nag-aalaga sa mga anak ko. Pero wala pong pagkakataon na muling sumakit yung likod ko or napahinto ako sa pagiging ina ko sa kanila. Kaya masasabi ko po na nung pinagaling po ako ng Ama, binasbasan niya rin po ako ng buhay na pinapangarap ko. Sa kasalukuyan po, kami po ay nakatala sa lokal ng Midland, dito po sa distrito ng Malaysia. Ang tungkulin ko po ay Jaconesa sa tulong at awa ng Diyos at kami po ay tumutupad bilang pangalawang katiwala sa amin pong grupo. Ginagampanan ko po ang pagiging may tungkulin ko po sa CFO sa pamamagitan po ng patuloy na pakikipagkaisa sa mga aktibidad po kahit po ito ay sinasagawa online at iba pa pong mga aktibidad. Kaya mga kapatid, yung lahat ng mga aktibidad na ginagawa natin sa loob ng iglesia, na mga aral ng ating Panginoong Diyos, hindi natin dapat panghinayangang gawin at lahukan. Sapagkat doon, masusumpungan natin ang kaluguran ng ating Panginoong Diyos. At pagka nalugod ang ating Panginoong Diyos sa atin, tandaan ninyo, katulad ng nangyari dito kay Haring Ezekias, nagtagumpay siya, umunlad siya, sapagkat pinagpala siya, hindi siya pinabayaan. Lagi siyang pinangalagaan ng ating Panginoong Diyos. Simula po nung naging iglesia ni Kristo ako,
Naniniwala ako na napakaraming himala na natanggap ko sa buhay ko. Una sa lahat, masasabi kong wala naman akong kakayanan para makamit yung mga bagay na meron kami ngayon. Pero nung natutunan ko na magpahalaga sa mga kalooban ng Panginoong Diyos, nung natutunan kong sumunod, nung na-inspire ako sa mga bagay na tinuturo ng pamamahala sa mga pagsamba, doon ako nagkaroon ng lakas ng loob at inspirasyon para pagsumikapan na i-achieve yung mga bagay na gusto ko na mangyari sa buhay ko. Pagka ginawa natin ang nakalulugod sa Diyos, maingat nating sinunod ang kanyang mga kautusan, tinupad natin ang kanyang mga pagpapayo, ang kanyang plano para sa atin, palagi nating isinagawa yung nakalulugod sa kanya, anuman ang ating hilingin, tatanggapin natin sa ating Panginoong Diyos.